True-blooded ALDUB Nation fanatics, Mr. Alden Richards, ano nga ba ang patungkol sa kanyang pasabog na love life? Ito ba'y pakikiligin ang lahat ng mga ALDUB? At ano nga ba at paano niya nga sinagot ang usapin tungkol sa kanyang buhay pag-ibig? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Siyempre bago po natin simulan ang lahat ng ating mga updates patungkol nga dito, ay nais ko po munang pasalamatan ng lahat ng mga true-blooded ADN na lagi pong sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates patungkol kay Alden at kay Main Mendoza. So dahil po dyan ay namili tayo ng ilan sa mga komento mula sa ating mga true-blooded ADN patungkol po dun sa atin pong last update na kung ano ba ang nilalaman ng kontrata ni Alden Richards, kasama ba si Main sa kontrata. Ayan, so narito ang ilan sa mga komento ang ating napili and we will read it loudly at magbibigay tayo ng ilan sa mga opinion. Sabi po ni Miss Pablita Malakaging, mayroon tao kung magsalita ay puro pababa ang kaloob-looban pero walang pag-amin sa tunay na buhay, single hanggang sa kamatayan at walang love life. Para lang ba magkapera? Bakit hindi ibahin ang mukha ng showbiz? Totoo kaya ang haka-haka ng showbiz ay playground ng mga may malubhang kasalanan sa Diyos? Ito'y taong tinutukoy ko'y walang kaibahan sa isang taong running for presidency sa simula. Puro Panginoong may kapal ang nasa bibig niya. Pero ngayon gustong ang kapangyarihan ay sa kanya lahat. So suporta ba tayo sa ganitong artista? Ayan, hindi ko alam kung ano po pinaglalaban ni Miss Pablita Makalaging. Ayan, pero may sense naman po yung kanya pong sinasabi. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ano man po yung mga napapanood natin sa showbiz, hindi po lahat yan totoo. Kasi unang-una, meron din po mga artista talaga na hindi talaga nila nilalantad or nilalabas yung tunay nilang pagkatao. There are times na kung ano man yung nakikita natin on the screen is hindi po yun yung totoong nakikita sa kanilang personal na buhay. So Miss Gloria Batrina, thank you Alden, at talagang di mo pinapabayaan si Main. Nandito lang kami para sa inyong dalawa. Walang iwanan, ALDUB lang, sapat na. In God's will, mangyayari lahat ng kagustuhan ninyo na dapat mangyari sa tulong ng ating Panginoon. Pag-pray lang natin na maging maayos ang lahat. Thanks Miss Dareds, love ka namin sa pagtatanggol at pagmamahal mo sa ALDUB. God is good all the time. Amen. Thank you Ma'am Gloria Batrina. Asahin nyo po na hanggat hindi pa po natin nakikita talaga tungkol nga dun sa mga balibalita ngayon, ang dami po mga write-ups even sa mga social media insiders na sinasabi na itong si Miss Main Mendoza nga daw ay may balak na nga po magpakasal kay Asho. Till such time na makita natin talaga na itong si Main eh harap na talaga sa dambana kasama yung ibang lalaki, that's the time siguro that we will stop na umasa pa or ipagtanggol pa ang ALDUB. Siguro po, pero hindi po tayo titigil na magbigay ng update sa inyo patungkol sa buhay ni Main at ni Alden. And of course, Miss Edna Olivar, tama si Main lang ang nagpapaangat ng karir ni Alden. Matagal na artista si Alden at marami nagawa, teleserye, pelikula at sitcom. Pati sa mga event ng GMA at mga starlet na nag-aagawan sa kanya, ay hindi naman siya masyadong sikat. Nang dumating sa buhay niya Main, ay nag-boom agad ang karir niya. Kaya naman, sana Alden, wag mong sasaktan ang puso't damdamin ni Main sa gagawin mong mga pelikula, teleserye, sitcom, lalo na ang yung babae na may HD sa'yo. Ayan, so totoo naman po yan. Vice versa naman po na nung dumating po si Miss Main Mendoza sa buhay ni Alden, ay alaga naman pong nagkaroon po ng buhay yung karir ni Alden. Although, kilala na po si Alden kasi magaling naman talaga siya sa kanya pong craft na pinili. Pero, mas sumikat pa po siya at nagkaroon ng maraming break nung dumating po si Miss Main. So, salamat po sa inyong mga komento. Huwag niyo pong kalimutan mag-leave ng inyong mga comments sa ating comment section dahil napakahalaga po niyan sa ating channel. So, thank you so much and God bless everyone. So, ating po topic for today kung saan nga this recent days ay napag-usapan na yung love life po ni Mr. Alden Richards. At walang kaabog-abog at tahasan niya nga itong inamin. Sabi niya, naganap ang muling pagpirma ni Alden Richards ng exclusive contract sa kanyang home studio
ang GMA Network noong Biyernes ng umaga, October 15 sa EDSA Shangri-La Hotel, Mandaluyong City. Pinatunayan ni Alden na may magandang kapalit ang pagiging matyaga at loyal ng isang tao dahil sa kanyang mga karanasan. Sa 11 taong pananatili niya bilang Kapuso Star sa nagsimula noong December 8, 2010. Malaki pa rin ang plano ng GMA 7 para kay Alden, pero marami ang naiintriga at nasabik sa pahayag ni GMA Senior Vice President for Entertainment, Lilibet G. Razonable, tungkol sa isang proyektong gagawin ng 29 na taong aktor. Malaki pa rin, meron siyang umpisahan na mas malaki pang project na sigurado akong matutuwa ang fans, matutuwa ang manonood, matutuwa ang netizen. Kasi isang exciting title ang gagawin niya at magugulat sila sa role na gagampanan niya. Sabi ni Alden, he's ready to do things that he does not normally do, and this is one project na may papakita niya yon. Sabi ni Razonable na tiyak na iimbestigahan ng netizen na naiintriga sa karakter na gagampanan ni Alden. Ito po yung mga nilulook forward natin for the new project of Mr. Alden Richards. And we don't know ano po yung proyekto na sinasabi na to. And sabi dito, isa si Alden sa mga actor na hindi nawala ng TV assignment at project endorsement sa panahon ng coronavirus pandemic. Pero may epekto rin ito sa kanyang negosyo dahil napilitan siyang isara ang isang restaurant niya sa Quezon City. At ito ay nabanggit niya sa ganap sa virtual media conference. Ayan, meron po siya isang restaurant na ipinasara niya dahil hindi na po talaga siya nag-kumikita dahil po sa pandemic. The restaurant may businesses in the South is doing good. I just close one here in Quezon City kasi nga hindi na talaga siya kinaya ng effect ng pandemic. Ito po yung pahayag ni Mr. Alden Richards. So, dahil dito, nag-twist nga po ng tanong. Tinanong po ng isa sa mga interviewer si Alden Richards tungkol sa kanyang love life. Sabi niya, nang tanungin kung kailan niya pagtutuunan ng kanyang love life, siguradong-sigurado si Alden sa kanyang sagot. Anya, actually, andun pa naman ako kasi... Andoon naman po ako kasi nga yung nga po magte 30 years old na ako next year. Syempre yung priorities natin nag-iiba na. Parang I've already done quite huge part of the lives of people to close to me. Parang it's about time naman na ako naman. Ito naman po yung kanya pong pahayag, which means na may love life naman po siya. Kaso nga lang talagang parang nalileft behind or napapabayaan niya yung kanyang love life. But this time around, sabi niya sa kanya pong interview na mas magiging priority at mas uunahin niya na yung kanyang love life or kanyang sarili pagkatapos niyang ibigay lahat ng mga or mag-grant yung request ng kanyang mga mahal sa buhay. That would be all. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.